dapat ma-execute sila ng tama dito. Kasi natandaan mo, Franco is one of those heroes na hit or miss. Happy. On the run down, we got Burmese Ghouls for the blue side. You got Ice Ice on the Franco, Ace for the Therizla, Ruby DD for this Lunox, CG Zero on this Granger and PV, NDV Panda, I think, on the ground. And for the side of ONIC Esports, it's going to be Psycho on the Kaja, Drian with Kai, Sasa's carry, Odile will be the Esmeralda, and Anti-Mage as your Thams. We trade up dito, no? So may mid lane side natin. So kumbaga sa config natin, it's also very standard. We got a 2-2-1 config all across the board. Kung saan yung mga offlane, nandun lang yung offlane. Kung saan yung mga safe lane, nandun lang din yung safe lane. And with this kind of config, we might be seeing a bit or maybe a slower game. Clearly, nagkakapaan pa lang yung dalawa. There's the blender touching someone. Pero sabi ni Ace dito, hindi naman ako matatakot dyan. And Psycho, on the other hand, he's just clearing dito yung wave. And si Odile, kinuha nila yung crab guy dun sa may baba. Habang si Kaja, nandun sa may gitna, kumukuha na sarili niyang XP, sarili niyang gold. Yabi, yabi. Got Burmese Ghouls here. Wala ka pa, 3-man naman dito sa may top lane side natin. Pero the 4-man would be on to the side of ONIC Esports at this rate. I don't see any point of engagement na mangyayari. Pero look at the level 4s, guys. A green dot is now available para kay Odile. They understand, mga kaibigan, kung paano laruin yung ekonomiya ng XP. But right now, Order of Brilliance will be popped. He will get away. At mapapauwi nila si Ruby Didi. Might have been a different story. Malapit si Granger doon. Had that hook connected, it might be the first blood against ONIC Esports. Saka palang lumapit din. Look at the bottom lane. Yeah. Look at the bottom lane. Si Thams dito. Hindi kayo iniisip na may Franco. No, wala problema yun. Pwede niya i-duel yung Franco. Now, they're gonna go for the 3-man. Here onto the turtle side, walang no choice din yung Granger kundi mag-attend doon sa minion wave sa may bandang baba. ONIC was able to get the read. Ang galing nung ginawa nila, nung nakita na nag-recall dito yung Lunox, they just went straight for the turtle. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Siguro kaya malakas dito yung ONIC Esports kasi sobrang standard, snappy. Walang sayang sa oras. Snappy. Oo, walang efficient. Sayang sa oras, pre. Wala. Efficient nga. Grabe yung rotate eh, di ba? And I remember daw na ONIC is actually playing with very low kill counts. Pero pagdating sa torre, pagdating sa objectives, hindi mo mag-iisaan daw yung ONIC. Yeah, and they know their timings. Alam nila kung anong gagawin nila. Sasa dito, just farming up on the top lane. And ito na nga yung sinasabi natin. Kapag masyado ka nakatutok sa objectives, there are times na mapipilitan yung Burmese Ghouls dito na lumaban din with their off lane. So that means you're leaving the marksman, Sasa, to farm up dun sa sarili niyang lane. Ang ganda nung Franco Pikmin, no? Kung objective play, then they will just go for the reset here. There's the rush towards ONIC, and ONIC will be losing too. And it will be the times mismo kasama si Odile. Uy, may bonus pa! Wow! Some Matrix stuff happening there, Psycho! Tatandaan mo, payat yun. Sina-Psycho lang kita! Tatandaan mo, payat. Alam mo kung bakit? Oh. Kasi hindi kumakain si Eagleman. Tumama yung arrow sa pakpak. Kaso yung pakpak, naka-flip up eh. No. Nasa baba yung arrow, baka ganun yung mechanic. He actually goes in for the return kill, mga kaibigan. Psycho! Sina-Psycho! Sina-Psycho? Individual play! Bilang niya yung burst eh. Alam niya yung burst eh. Individual play, my goodness! Well, 2-2, mga kaibigan, it's not totally one-sided here. That is a big combination for the Burmese Ghouls on delivering the fight against ONIC Esports. But remember guys, ONIC Esports is not the first time that we're seeing them losing a team fight and even losing skirmishes. What you would want to see is how can Burmese Ghouls take or makakuha ng tamang pacing din makasabay sa ONIC Esports in terms of objective. Okay, kailangan natin if we have to point or we have to address the elephant na nasa room natin ngayon. Tignan mo, nauna yung Burmese Ghouls dito na makakuha ng kills. But in terms of net worth, mga kaibigan, lamang na lamang yung ONIC Esports. That is very uncharacteristic para sa isang team na nakakuha ng 2 kills agad. Na hindi sila nakakuha ng objective, hindi sila nakakuha ng jungle monsters, hindi nila na-invade. Yeah. Well, we got a second turtle here. Mapapansin mo na yung distribution ulit, it would be a 1-4 leaning onto the bottom lane side. So that would be Burmese Ghouls very much willing to defend itong turtle. Fight this turtle up. Nandun din naman yung mga member ng ONIC Esports. Nobody's getting pulled. Nagpapakita lamang si Panda, pinasimulan na kaagad yung turtle.
Alam ng ONIC Esports, they've been playing this multiple over and over again. And we take the fight, duel up with the Grok. Grok with the ultimation, and ONIC Esports very willing to pull pa rin sila. Fully receiving the ultimate of the Grok dito, but they don't mind. The turtle is on reset. Grabe yung Burmese goals. Di na may ginagawa nila dito. Wala. Hinangapan nila. Oo. Pero sa totoo lang, walang ultimate na nagamit halos. Yeah, at nandun yung ultimate. And they go for the pick-off. Doon nila ginamit yung mga ultimate nila. Hindi inakala kay, ano, kay Lunox. Hindi inakala ni Lunox. Akala niya gera na. Parang nagkakaambahan. Yeah, wala nga turtle. May kill naman na nakuha. Wawawi. Psycho. Yung hook, mga kaibigan. Ubus ang hangin. Ubus ang hangin. Kaka-hook. And yeah, tignan mo dito si Sasa. Sasa is just farming up top. Walang nakakuha ng kill sa kanya for 5 minutes. He does have his items already. Psycho dito with a fleeting time. Ace dito trying to run away. You don't have your mobility. And Sasa dito, wala siyang pakialam. The stacks, yeah. Left and right. Yeah. Calamity Reaper, endless battle. Yeah, napamali si Sasa doon. Ginamit niya yung ano na, range attack. Na natamaan tuloy si Sasa doon. Of course, nakakuha ng konting turret hit patuloy si Terisla. Would have been a different story kung walang turret hit na tumama kay Terisla. The turtle is... went to whose side? It's gonna go to ONIC. Oh, okay. Oh, ayun, ayun. Well, ayun nga, naka-Esmeralda nga. Ito, in full lead na dito ang ONIC Matrix. And they just want to fight the Psycho, mga kaibigan. Kinain niya dito yung mga sagot gulaman ni Ruby. Nice! Pero Drian, mga kaibigan, mga Drian talaga malalakas magakay. Ang mga Drian? Oo, mga Drian. Drian lang, Drian, walang A, no? Hindi, sama na ang mag-ano. Umuho ka na lang. Sige, sige, oo. Tama, walang laglagan, walang laglagan. Walang laglagan, tropa-tropa. Survive sa laro. Mga kaibigan, yun na Terisla in. Wala pa namang ultimate yung Akai dito. He wants to go all in, he wants to go for that fight. Sa may bundol, kulang yung damage. There goes the Death Sonata coming in from this Ranger. Pero wala pa rin, right? Wala talaga. 2-5 sa laro natin. ONIC now. Taking and denying Burmese goals of the wheel. Of the driver's seat dito sa laro natin. Look at the towers dito. Look at the turrets dito rather. ONIC Esports, they only got one. Pero look at the net worth. Pareho lang naman sila na nakukuha eh. Although lamang ng 3 kills. Pero yung lamang ngayon na meron yung ONIC Esports, hindi yan nakukuha in terms of 3 kills lang. Uh-huh. Well, tumba dito si Kaja. But still, they went for an aggressive play, and right now, Burmese Ghouls, they want to fight this. They catch out Odil. Odil dito may magagawa ba siya, pero Sasa mga kaibigan, lalaban na rin dito. Yeah. And there he goes, for the Lunox. They know the proper targeting, mga kaibigan. Ang ganda ng sprint ni Sasa, Red pre. Assessment. Oy! Yeah, rap! Rhapsody! Rhapsody kaga dito si Barik CG. Oh, can they go for the base? No! Hindi nila i-full commit at walang masyadong naigante. Itong ating mga taga-Burmese Ghouls against ONIC. Okay, I like the play coming out there from Adrian. Kinawakan niya yung Lunox doon. And sabi dito ni Kari, kailangan ko i-take down yung Lunox agad. Oh. That is proper threat assessment. Pre, nag-sprint pa baba. Oo, oh, threat assessment. In terms of MOBAs, mga kaibigan, there's this thing sa isang clash na kailangan mo hanapin yung pinakamataas sa damage output na gagawin sa'yo. Oo. Yun yung ginawa ni Kari. He went there, binurse down niya, then doon sila tumakbo. Yeah. Iniikot ha, hindi nga halos yung Lunox talaga yung parang napin doon. Meron ding teamfight na nasa harapan na ni Kari. Pero no, no. Iikot talaga muna siya. Would utilize the sprint to take the proper position and get the key targets. Ang ganda rin na ang target prioritization dito ng mga member ng team. ONIC, sabay talon. Si Odil doon. Ruby, Didi, just go for the kite. At medyo maganda yung tank na kinukuha dito ng PNTV. Pero yun lang. Sasa, sasa, bunutan dito mga member ng Burmese Ghouls. You can actually see that Ranger is also delivering enough damage. There we go. Dragon Rondo, papasok. Nag-flicker palapit para makaipit. Trian tries to make a play. Pero Odil cannot back up. The first hook of the game. It will be on Esmeralda. A shutdown. Oh, double goodness. Kill done in by the Burmese Ghouls. And they get the Lord. Oh my God. Will they get the Lord? That's the question. Pinatulog pero si Tams nandyan, si Terisla nandyan, nag-face si Terisla dito, but they can't really kill the Terisla right now. Ito nga Kuya Shinbu, natanggal si Kari doon. And that was a good play coming out from the Burmese Ghouls. But at the same time, I do feel na medyo naging overconfident si Sasa doon. Yeah. Pumasok siya. Yeah, pumasok. They underestimated the damage from CG0.
from CGO. That's my guess. But go for the Lord. Very, very quick. They have enough burst and shred for this one. Try to pick up someone. Psycho here. Antapang! Yeah, sarili lang, pre. Wala lang assist si Ramadan. Kaya kayo paglaban! Goes to the flicker here. At bumili na lang siya ng necklace of the Rats upon bagging in. Remember the Granger here na may bumaka pang iba. Hindi lang si Granger nawala. Pati yung Franco at si Terisla. Nakita mo yung ginawa ng Akay doon? Inipit niya muna yung unang target. Tapos, ginalaw niya yung pangalawang target doon sa may pader. So technically, dalawang wall yung tinamaan niya doon. Isang ult, dalawang play, no? Oo. Oh. Alam mo, wala eh. Oo, oh, iba. Iba din na, well, it might be us overhyping, it might be us overhyping things, but what we see is what we see. And so far, we can clearly see here, actually, the same thing as we've seen in the previous games ng ONIC dito, kung gaano sila kapulido. Again, tama yung sinabi mo, parang batters. The keyword here, snappy! Hoy, huli, Bapidi! Snappy! Times. Pero ayun, nagsachannel pa lang siyempre ng first kill dito yung crack at walang tinamaan yung kanyang charge. Yeah, the Burmese goes for the kahit nandun din si G0 na sinosoak up lamang ng mga shield dito ni Udil. Katulong pa nila yung Lord dyan. At makikita mo na dalawa, yun nawala. That's gonna be ONIC Esports na dalawa din ang naigante against Burmese goals. Pero alam mo, maganda ng initiation yun for the side of Burmese Ghouls. Nakakuha sila ng Franco hook. Ginamit nila yon, nilayo pa nga ata. Oo, nag-flicker, nag-flicker. Nag-flicker, nag-hook flicker pa. Para talagang makuha na yung kill na yon. Problem is, kahit maganda na sa kanila, pantay pa rin. Ayan, actually, lamang pa rin. Lamang pa rin yung ONIC. Ayan yung, again guys, ito ha, pag nanonood kayo ng ONIC na laban, tingnan nyo, wag yung kills, wag yung teamfights. Tingnan nyo yung gold, tingnan nyo yung ano, objectives talaga. Pero anyway, again, hindi, ONIC can just play this methodically so much if they keep on losing and losing on the teamfights delivered on by Burmese Ghouls' willingness to fight. At hindi basta-basta magpapatinag, lalo pa kung mga chingas yung Franco dyan. And it won't be good for ONIC then. And Antimage, just doing his stuff. 1-1-4 siya dito. We're not really feeling him, pero the tower pressure is still there. Oh. And they want to go straight. Napag-respond nila yung tao dito. Oh! Kamuntikan! 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 Kalungkutan din! Oh, yun. Know, hindi na ko ay push. Habulin niyo. Oy! Hooker T! Huli ka! Hooker T! Five time! Hook champion! Hooker T! Hooker T! Oh my god. Wala eh, kumbaga nahatak siya eh. Sabi niya, ah kanina ka pa. Ang sasayko lang pala to si ano, si Franco. Kanina hindi niya pinapatama yung hook niya para hindi umasa yung kalaban na tatama. Ngayon sa late game when it matters, man. Yan, si Mage. Naka-hook ng Esmeralda. Oh, pero si Danger Granger nandito. Kanina pa natin hindi pinapansin si Danger Granger. Just Rhapsody. Miss Ghouls. CG dito, tumakbo na lang kasi alam niya pag nakakapito siya ng Esmeralda dito, he's gonna have a hard time losing or shaking pero, off yung Esme. Paring Butters, napapa-scale down nila yung Esmeralda. Totoo lang, medyo nahihirapan yung Esmeralda. Yung shield niya, yan, naiipo naman. Pero ang dali nawawala ka agad just because of CG0. I think a clear threat na dito as we drag on would be the Tams, Antimage, and of course, the carry. Look at that. There's the pin down in by Drian here. Full lasit lang or full kite lang dinagrago na si G0 pero mga tank ang binabalata niya. There goes Psycho. Kumukuha ng timing mismo dito para sa kanyang ultimation. And you got Antimage as well. Jump out si G0. There is Odil. Oh my goodness! Odil! Odil! So much damage! Oh my God! Para din sa mga membro ng Burmese Ghouls. Now I realize why there is so much hype onto Udil. Udil damage. That is his headline. 3-2. Buti na lang nakakuha ng dalawa dito. Ang mga taga Binato niya, men. Ano? Binato niya na Meteor Garden. Lumabas si Wachile. Nandun sa may gitna. Daming su! Oo, si Daming su! Basta si Wachile, si Banes Wu! Basta lumabas sila lahat! Malefic Roar on the Granger! Yeah. Malefic Roar! Okay! Oh, okay. Ipit-ipit siya dito, you know! Sabi niya, nadagdagan ng terrain eh. Garden, meet you. Well, okay pa naman si Shangsai dito. Okay naman, okay. Arabian Shangsai. Arabian. Kasi parang yung theme ni ano eh, yung theme ni Esmeralda eh, mga Middle East. Pero sinimulan na. I can show you the world. Yeah, sinimulan na ang Lord.
Mga kaibigan, una nagdadasal dito ay si Sasa. Sabay ikot si Odil. Ooh, Franco! Si Franco, better days! For better days, si Franco, mga kaibigan. So, si Franco ang una pa nahook dito. Pero they're willing to take the fight. There we go. Alam na nila na wala nang ultimation ng Kaja. At hanggat hindi na papatay dito ang kanilang Granger, kaya pang lumaban. Pero para naman yung frontline. There's Ace making his goodbye. Mamba out though hindi. Dalawang iniwan para sa Lord. Three men zoning the others as well. Now they're a 4-5 man. Order of Brilliance. Ruby DT. It's a Ruby. The inevitable. Double dead. Oh my God. Digital D-Bell. Si King Cosmos the D-Bell ng Philippine Mobile Legends. Yeah, pero yung fighting character sa the bottom lane. Pero yeah, look at Sasa here. Sasa, pulin ka lang ng kung ano-anong shuriken. Udil, wala nang natidil na damage sa kanya. All health and all life bar is on the shield mode. Grabe mang boss. Ano ginagawa nito ni Udil? Oy, palahin mo ng Mobile Legends yung Parmis Gold. Oy, palaruin mo! Hindi na pinapalaro! Oh, ano yan? Kayo na lang mag-e-enjoy! Oh. O kayo na lang ata mag-MC! Wala! Ay, naku! Oh my God! Oh, Udil God, ladies and gentlemen! Bandai here with the ultimation, and that is ONIC Esports! The first sight! And the first reveal of ONIC Esports here on MSC!